Hi! Hello mga kagreeny! Kung love ninyo at nagko-collect din kayo ng mga plants, please like and subscribe to my channel, Anna Duran. For today's video, ito yung pitong succulent ko na pinropagate ko by water. At ngayon, itatransfer ko na sila sa soil. Na yung aking 7 succulent na pinropag ko through water. So, update ko na lang kayo nga yung 7 succulent ko na pinropagate ko last month, April 26. So, 1 month sila ngayon. May ugat man o wala, ilalagay ko na sila sa soil. Itatanim ko na sila. So, ito yung gagamitin ko na potting mix. Sa mga nanonood sa akin, alam na nila yung potting mix ko. So, importante na kapag magre-repot ka ng mga cuttings or bagong bili mo na succulent sa garden shop, kailangan dry ang soil kasi pwede silang ma-root rot, ma-stem rot, mag-mushy yung leaves nila at saka maglagas. Ito yung potting mix ko. Ipakita ko una yung maraming roots. So, ito ay ang aking moonstone. Ito yung moonstone ko. Ayan. Ang dami niyang roots. Oh. So, tanggalin ko na siya ngayon. Ayan. So, alam nyo na kung magbabalak kayo na magpropagate ng moonstone, mas okay siya sa water propagation. At pasensya nga pala sa naririnig nyong ingay ng mga ibon. Gawin nyo na lang pong background siya kasi hindi ko sila mapigilan dahil talagang maingay sila. Parang kapag nagsasalita ako, gusto rin nilang humuni ng humuni. So, ito yung moonstone na sobrang dami ng roots at ang haba. Ayan. Ito yung moonstone ko. Success propagation ng aking moonstone. 1 month, ito yung roots niya. At ang moonstone, napansin ko siya yung kauna-unahang nag-roots. 2 weeks pa lang or 13 to 14 days pa lang. Meron na siyang roots pero hindi ganito kahaba pero madami na. So ito yung aking moonstone. So ipapat ko na siya ngayon. Idediretso ko na silang ipapat. Pagtanggal ko dito sa glass, ilalagay ko na agad sila. So, maglalagay muna ako ng cinnamon. Pwede rin Starkle G. So, ayan. At hahaluin ko lang siya ng bahagya. Ayan. So, lagay ko siya. Gagawin ko silang arrangement. Ilalagay ko lang sila sa isang pot. So, ito yung aking moonstone. O, ayan. Pag gusto mo magpropagate ng moonstone, i-water nyo siya. Pwede rin. Pwede rin siya sa soil, diretso, cut and tusok. So, next naman, yan, sa gitna ko siya nilagay. At ang next naman ay itong aking ghosty. So, ang ghosty, okay rin siya sa water propagation. Success din siya sa water propagation. 2 beses ko nga pala napalitan ng water itong mga propagation ko. Dahan-dahanin lang natin kasi baka matanggal ang kanilang roots. Ayan. So, ito ang ghosty. Ang haba rin ng kanyang roots. Pero hindi siya kagaya ni Musto na madami. Pero pwede na. Ayan o, mahaba. Meron dito. Meron dyan. So, successful propagation ng ghosty. So, lagay natin dito siya. Dito na lang sa gilid. Yan. Dito. So, ang ghosty, pwede siya sa water at sa soil propagation. Mabilis siya mag-ugat. Sa observe ko, sa kanya, sumunod siya sa mabilis mag-ugat sa water propagation. Pero ito si Moonstone, una talaga siya. Ang bilis niya mag-ugat.
At ang next ko naman ay itong si Sedum Adolphe. Yan. Tanggalin natin si Sedum. Pero nasisilip ko na na ang kapal din ng kanyang roots. Yan. O, di ba? Okay. Ayan, no, ang haba din ng roots niya. Pero mga 5 to 6 lang yung roots niya, pero mahaba. Nag-ano na rin ako nito, nag-soil propagation na rin ako ng Sedum, successful din. Mabilis din ito mag-ugat sa soil. So, dito ko siya ilalagay. Ayan. At ang next naman ay itong si Banana. Tanggalin natin ang kanyang plastic. Dahan-dahan lang. Ay! Naano kasi siya eh, nalalagas yung kanyang ano. So, dahan-dahanin natin. Wow! Ang sikip nung ano plastic. Oh, ang dami niya, ba? Diba? Oh, ang dami, ang haba ng banana, Sedum Banana. Lagay ko na lang sa harap si Sedum Banana. So, alam nyo na kung ano yung mabilis mag-roots sa water propagation pag succulent. So, next ay itong aking lovely rose. So, itong lovely rose, 1 month na hindi siya nag-roots. Ayan. Pero, parang palabas na. Kasi parang nag-ano na siya, o, nag-white na parang nagbubulak na yung ano niya. So, 1 month na ngayon and a days, wala pa siyang roots. May mga succulent talaga na matagal ugatan. Itong lovely rose, matagal siya ugatan sa water propagation, matagal din siya ugatan sa soil propagation. Siguro mga 2 to 3 months siguro bago siya ugatan ng ganun kadami kay Moonstone. Uugatan to ng mga 2 months, konti lang, maikli lang. May mga ganun talagang ano, succulent. Number 1 ito, si lovely rose na ang tagal niya ugatan. Pero ngayon, dahil wala siyang ugat, ilalagay ko na rin siya dito. Kasi pwede naman yun eh, cut and then itutusok. O isasama ko na rin siya dito. Ayan. Kasi baka 1 or 2 weeks magkaugat siya. Ayan. So, next naman ay itong aking dalawa. Ito si Belle Baker. Ayan siya. At ang nangyari sa kanya ay hindi siya nag-roots. Ayan. Nag-itim ang kanyang stem. Ayan. Hindi naman siya sayad dun sa water, pero nag-itim siya. Siguro, hindi siya applicable sa water propagation. Ayaw niya ng water propagation. At gusto niya lang siguro ng soil propagation. Pero, dahil first try natin sa water propagation, try lang ng try. Baka sa second and third propagation netong Belle Baker sa water, mag-succeed na ako. So, try lang natin uli sa susunod. Pero ito, nakakabuhay ako nito or nagkakaroot siya kapag soil propagation. So, ito ang aking Belle Baker. Hindi siya nagkaugat. Next naman ay si Banana. Ay, sorry. Ito pala si Jelly Bean. So, hindi pala siya si Banana. Si Jelly Bean pala siya. So, ito si Banana. Ayan. At ang nangyari kay Banana, tanggalin natin yung plastic. Ito si Sedum Banana, ha. Sorry, ha. Ito pala si Jelly Bean. Ayan. So, ito yung nangyari kay Banana. Naubos ang kanyang leaves. Naubos. At hindi siya nagkaugat. Nang itim yung kanyang stem. Kagaya ni
novel baker. At si Jelly Bean pala yung successful na water propagation. Ito si Banana. Pero kapag nag-soil propagation ako kay Banana, nag-ano naman siya, nag-roots naman siya, nabubuhayan naman ako. Siguro, hindi siya or ayaw niya sa water propagation, pero pwede pa rin mag-try ng mag-try. Ganun talaga, nag-pipail talaga pagdating sa mga propagation. Meron talagang nabubuhay at meron talagang namamatay. So, ayan, ito yung banana ko. At nung kinat ko siya, medyo madami-dami itong leaves niya. Kumunti siya kasi ayan, natatanggal siya, naglalagas siya. So, alam nyo na, meron na kayong tip kung ano yung mga succulent na mabilis ugatan or successful ang propagation pagdating sa water propagation. Ang mabilis sa water propagation ay itong Ghosty, Moonstone, Sedum Adolphi, at saka si Jelly Bean. At ang matagal ugatan sa water propagation ay itong si Lovely Rose. At ang hindi nag-success ay si Bill Baker, at itong si Banana. Observe nyo rin or piliin nyo rin yung mga succulent na alam nyo na mag-uugat sila sa water propagation. So, hindi lahat ng succulent ay nagkakaugat sa water propagation. Itong arrangement na ito na ginawa ko, ilalagay ko lang sila sa shaded area uli kasi hindi pa naman nila kailangan biligan. Ayan o, kasi medyo matataba pa sila. At saka, ano pa yung roots nila bago pa lang, katutubo pa lang. At kung magdidilig na at least mga 1 week, konti lang din. Dito lang o, direct lang sa roots kung saan nakatanim sila sa soil. Dito lang, kahit hindi na itong buong soil na ito ang diligan nyo, doon lang kung saan yung stem ng succulent ninyo. At ang sunlight, wag muna kasi pwede silang maglagas, magmashy, at saka ma-stem rot kapag pinaarawan agad natin sila. Kung hindi mo na ako maglalagay ng fertilizer sa kanila, okay lang na walang fertilizer, at hindi rin muna ako mag-i-spray ng fungicide at maglalagay ng ano pang insecticide kasi cuttings naman sila at healthy naman sila. So, that's it for today. Thank you for watching, mga ka-greeny. Sana meron kayong nakuhang tips sa aking update sa water propagation ko. Shoutout muna sa lahat ng mga nanonood sa akin, sa mga new ka-greeny ko, old subscriber ko, sa mga kapwa-vlogger ko. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you for watching. Kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, don't forget to share and hit the bell notification para updated kayo sa mga susunod ko pang i-upload na video. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Thank you mga ka-greeny. Bye-bye.